Welcome to my YouTube channel, guys, and I'm going to teach you on how to read all these number here. Okay, let's open up. Buksan natin, guys. This tutorial is being requested by Sir Nino of QLab. Brunei Darussalam. And to all my subscriber out there. So, itong negative dito tayo sa common. Okay? Itong positive na to is pa-plug in natin dito sa ito, sa volts, sa ohms, sa milliampere. Okay? If ang i-read natin DC na more than 10 ampere na yung i-read natin, lalagay natin siya dito. Then, isi-select nyo dito, guys, sa range na to. Halimbawa, 12 volts lang siya. Ilagay nyo sa 20. Then, saka nyo na i-read. Pag di nyo nilipat at nakalagay dito, yari ang component natin sa loob. Okay? So, let's start guys with this ACV means alternating current volt. Okay guys, ngayon itong extension natin, guys, is a 220. Ngayon kung i-read natin yung 220 natin live to, guys, ha, once na yun on ko to, may power siya. So, isa-select natin yung range dito sa 750 volts. Huwag dito sa 200. Okay? Bakit hindi po pwede? Sisirain mo yung resistor mo sa loob. Kasi ang range nito, yung 200 volts na to is lower. For example, gusto kong i-read kung ilan ang voltahe ng secondary ito. Ito is transformer. Step-down transformer. So, just in case na gusto kong i-measure yung 12 volts nito, is gagamit ako ng 200, hindi na dito sa 750. Okay? So, let's start, guys. So, 750 nakalagay sa ano natin, high voltage. High voltage na talaga to, guys. So, ilalagay ko siyan, susukatin natin kung ilan ang voltahe na nandito sa aking. Okay, guys. Pag on ko nito, tignan natin yung reading, ha? Okay. On. So, meron akong na-measure na 230 hanggang 240 volts. Okay? Okay. 243 volts. 230, 243 volts. Ngayon, pagdating naman na dito, guys, sa 200, pag ang gagamit natin sa 200, eto, lilinyahan ko to, guys. So, sinalag ko siya. So, ganun sinasabi ko. From 1 volts to 200 volts, ito ang gagamitin natin. So, ito, malalaman nyo kung ilan ang value nito. Pero ito, 12 volts lang to, guys, ha? Okay. Ito yung primary ng ating transformer. Ito yung secondary. Okay? Tingnan natin, guys. Makaka-measure tayo ng... Ayan, 15 volts. So, patayin natin siya, ha? Yan ang gamit nito. Yan ang gamit niya. Okay? Okay, guys. Next. Dito tayo sa DC ampere. Itong unang good dito, guys, is 200 microampere. Next is the 2000 microampere. Followed by 20 milliampere. And next is 200 milliampere. So, subukan natin, guys, sa 2000 microampere. Okay? Measure natin ang current na dumadaloy dito sa ating 12, sa ating LED light. Okay? So, negative. Itong positive na to. Positive. Si series connection ko siya. At dadaling ko dito sa positive ng battery. Okay? Positive ng battery. Ayun, umilaw. 1300 microampere. Sasagad ko siya, guys, from microampere to milliampere na 200. Okay, tingnan nyo, guys, ang connection na negative at positive naman sa ating voltage tester. At nakamisip pa ng 1.3 milliamps. What if AC ampere? Ito, guys, wala siyang AC ampere. Meron tayo ditong clock meter na pwede nating sukatin ang ampere ng isang bagay. Mostly yung AC naman, guys, ha?
So, may range ito na 4 amps, 40 amps, at 400 amps. Okay? So, dito tayo sa 4 amps. Ito. Just in case, guys. Okay, guys. Ang gamit ng AC ampere is ilagay natin sa 40 range. Pwede rin. Okay? So, kung gusto natin i-read kung ilang ampere itong fan motor na to, ilagay natin sa isang line. Okay? Ayan. Sa isang line na siya. Itong fan motor na to, guys, is nakamissure tayo ng 0.9 ampere. So, ito, once nagagamit natin siya sa pag-measure ng DC volt ng battery, ilipat natin siya dito. Okay? Sa 10 ampere. Pag gagamit tayo ng halimbawa, 12 volts lang siya, pero 40 ampere siya. Lilipat natin itong test rod. Lagay natin dito. Okay? Para hindi siya ma-fuse. Next, itong HFE, guys, is, ang meaning nito is hybrid forward parameter, current gain common emitter is measured of the DC gain of a junction transistor. Okay? Ito, guys, mayroon akong example. Ang number nito is A564. It's a PNP transistor. So, PNP siya. Ito yung ating base, collector, at emitter. Okay? So, itatapat lang ako natin siya. So, ito yung base, collector, emitter. So, titignan natin kung okay pa siya, ha? Kung lalabas ang parameter niya, ibig sabihin okay pa yung ating transistor. Pero mayroon tayong ibang way kung paano i-test to. Okay? Tingnan natin yung matatakel natin in the future. Ayan, guys. Nakamessure tayo ng 130. Parameter 186. Okay? So, lumabas ang parameter nito. Ito ang purpose nito. Ngayon, next, punta tayo sa diode. Diode to, guys, ha? Pero naku dito, dalawang klase ng diode, guys. Okay? Si isang maliit at si isang malaki. Okay. Diode. Itong diode na to, guys, is capable of handling up to 6 ampere. Okay? 6 ampere. So, itong may circle na to is yung negative side. Ito naman is the positive side. So, same lang po siya. Ha? Magkaiba sila ng amps. So, ilagay natin siya dyan. Pag tinester ko siya, guys, is pag tinester ko siya ng paganire, wala siyang reading. Tingnan nyo, guys. Yan, wala siyang reading kasi baliktad siya. Okay? May polarity yan, guys. Ilagay natin sa polarity. This is the negative side and this is the positive side. Tignan nyo ang lalabas dyan sa ating screen ng multi-tester. Kahirap naman ng walang clip. Ayan, guys. Nakakuha tayo ng 453. Okay? 454. Tingnan naman natin itong malaki. Okay. 497. Nakamissure tayo ng 497. So, take note, guys. Pag binalitad natin, wala siyang maririd. Okay? Wala. Okay, guys. Next, dito tayo sa ohms reading. Ang unang scale nito is 200 ohms. Followed by 2,000 ohms. At 20k ohms. Followed by 200k ohms at hanggang 2,000k ohms lang siya. Okay? Halimbawa, alamin natin ang value ng resistor na ito. Pero sa pagtingin ko ng color code dito, guys, alam ko na ang value niya. Pero hindi yan ang akin topic. So, nalagay ko siya din para madali siya matester, guys, ha? At alamin natin ang value ng resistor na ito. Gamit ang 2,000K. Okay? Taasan natin. Gawin ko siyang 20K. Kasi alam ko yung value niya. Papakita ko sa inyo. So, ito walang polarity, guys, ha? Wala siyang polarity. Tingnan natin kung anong value niya.
taas natin. Ayan guys, nakakuha tayo ng pag mababa ang scale natin, din niya maririd. Okay? Ayan. Nakakuha tayo ng 1 stable ka. Okay. 196K guys. So take note guys ha, pag mababa ang range natin, hindi kayang basahin ng ating resistor. Ito guys, madali lang itong basahin kasi meron na siyang value. Ang value nito is 680 ohms. Okay, tignan natin kung 680 ohms nga siya. Ngayon, ang range pala na gagamitin natin is, ito is 680 ohms lang siya. So, pasok siya sa 2,000 ohms. Okay? 2,000. Pag ito, hindi niya babasahin kasi 200 lang siya. So, baba natin yung ating range. Kaya meron siyang scale. Okay? Tingnan natin guys. Ayun. 677 pa. Since 680 ito, so nag-change value na siya. Itong transformer na to is assuming na hindi ko alam ang input saka output nito. Paano ko malalaman? Alam ko na ito ay 12 volts. Paano ko malalaman kung saan dito yung side para sa AC at side para sa DC? Okay? Umpisa na rin guys. Pwede ko ba gamitin ang 200 ohms? Subukan natin guys, ha? Sa 200 ohms, malamang may reading ang kanyang 12 volts. Okay, umpisahan natin dito. Ano ang lumabas guys? Ang lumabas is 1, meaning di niya kaya. What if ilagay ko dito sa isa? Hindi rin kaya. So dagdagan natin. Gawin natin siyang 2,000 ohms. Okay, 2,000 ohms. Oops, meron na. Meron tayong na-read na 1,136. Okay, again. Dito naman. Meron tayong na-read na 0,10. Okay. Gamit itong range na 2,000 ohms is nakarid tayo ng ito, mas mataas ang value niya guys. Okay? So, alam ko na itong side na to is yung 220 volts. At itong lower value nito, nakarid lang tayo ng ayan guys, is ito yung kanyang 12 volts. So pag isasalpak natin to sa AC source, ito yung papunta sa ating board kung ano man paggagamitin natin. At itong side nito is papunta sa ating AC source. So nalaman ko siya gamit ang resistance. Ngayon, ang resistance guys, hindi lang ginagamit sa ohms. Alam natin na ito ay ohms. Ngayon, pag bigger na ang ating i-read, gamitin natin siya ng 20K, next is 200K, followed by 2000K. More than that, hindi na niya kayang basahin guys ha. Hindi na niya kayang basahin. Hanggang K lang po ba? Hindi po. Meron pa ang mas mataas diyan. So, ito, ang kaya niya lang i-read is hanggang 2000 kilo ohms. Okay? Next. Ito guys, alam ko ito na ang itong AA battery is 1.5 volts at 750 milliamps. Pag ginamit ko siya rito sa 200, tingnan niyo kung ma-read niya. Ayan. Naka-read tayo ng 15, which is 1.5. What if ilagay natin sa 20?
tingnan mo, lalabas na ang 1.5 dyan. Okay? So, negative side, positive side. Okay? Okay. Connected. Connect natin. Ayun guys, 1.53. So, yung 1.5 is lumabas kagad. Ngayon, measure natin to. Sinabi ko sa iyo kanina na hindi na to 9 volts. So, once again, positive at negative. Ayan guys, 5.8 na lang siya. Okay, 5.8 volts. Kaya napailaw ko itong aking LED. Ang green na LED ay may forward voltage na 2.2 volts guys. Okay, remember 2.2 volts. So pag binalitad ko yan guys, ginawa kong positive ito, ginawa kong negative yun. Tignan yung mangyayari. Makukuha natin yung reading pero lalabas yung negative kasi wrong ang ating test prod. Okay? May polarity po ito. So, once again, kung mag may measure tayo ng 12 volts battery, lagyan natin sa range na 20, at kung ang ampere niya is pansasakyan yung ginamit na mga 40 ampere potassium, lagyan natin sa 10 ampere. So, yan ang purpose niya. So, until then, kung may natutunan kayo guys, please like, share, and subscribe. And don't forget to hit the notification bell para maging updated kayo kung sakaling may future upload ako guys. Okay? Salamat sa panonood. Until then, thank you and God bless.